Malungkot na araw mga boss, ngayong araw ay kukunin na nga pala ni Kia si Yuki. Isang medium bird natin mga boss dahil hindi na natin sila masikaso at wala tayong space na pagbibreedan nila dahil mas maganda sa malaking area sila nakakapagbreed at hindi sila nai-stress dahil yung pinto namin tumatamad o hindi sila nakakapagbreed na maayos. Kaya yet, mabigat man sa loob natin ay kailangan na natin talaga siya ibenta at para mas magkaroon siya ng magandang buhay at mas maayos na area dun kay Kia. Kaya yet, at sa mga hindi nga pala nakakaalam, ang unang content talaga natin ay puro pag-iibon na yun. Papakita ko dyan yung mga views natin malalaki dahil sa pag-iibon at lumaki yung subscriber natin dahil sa mga ibon. Kaya yan, manapain pa sa salamat ko dyan sa mga ibon natin at ganun talaga ang buhay mga boss para mas magkaroon siya ng mas maganda at paayos na lugar. Kaya yan, tamang kape muna tayo, tama na yung drama mga boss. At habang nagdadrama ako at nagkakape may nakita ako dito sa ilalim ng lalagyanan ng sapatos mga boss ito. Luma na yung box nyo. Pagkabili ko, nilagay ko lang dyan at hindi ko nagamit mga boss. Yan, namili ako ng class A na sapatos ni Stephen Curry mga boss. Yan, no? Diba? Ang ganda nyan, kaya lang hindi natin nagamit. Kaya ipapakita ko sa inyo ng detalye yung sapatos na yan. Dahil class A lang yan mga boss, papatahin natin yan yan mga boss, samahan nyo ako, papatahin natin yan sa baranga at yan, iatid natin yung kapatid ni Mrs. at yun, nilagay ko sa box tapos nakita niya naka-plastic na lang. Gada yan, syempre nagpa-pultam po na tayo 20, tapos, ayan, pagkahatid natin sa trabaho ni kapatid ni Mrs., pupunta na tayo sa baranga para magpatahi. Ayan, dyan nga pala sa tapat lang ng Robinson's. Tapos yan, dyan lang tayo nagpatahi mga boss. Lupit din, ang ganda ng tahi nila mga boss yan. Kasi para hindi maiwan yung swelas, alam nyo naman, kasi lang yung mga boss, hindi naman yun original. Kaya baka habang naglalaro ako matanggal yung swelas. Pero mukhang matibay naman yung sapatos. Kaya lang, syempre, mas maganda yung, ano, safe pa rin. Ayan, ang ganda ng pagtatahi. At yan, syempre pagkatapos nyan eh, pag-uwi natin may customer na tayo mga boss. Ito yung gagawin natin mga boss, naka magic tin siya kaya makintab. Tapos, antayin nyo na lang sa susunod mga boss, ipablog natin yung paglalaro natin gamit yung sapatos na yan. Kaya ito muna yung gagawin natin papalitan natin dahil naiinitan daw siya. Kaya yan, nalagyan ko na yung side nyan mga boss ng super black at ito maliit, hindi pa. Kaya lalagyan din natin yan. Tapos yung likod, hindi pa natin nababaklas. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano yan ibinabaklas mga boss. Ayan, kukututin nyo lang yan sa gilid mga boss sa hakake nyo. Ito kasi medyo madali natin nabakba kasi hindi siya yung naiiwan talaga yung mga dikit. Konti lang ay naiiwan kaya madali na nalinisan. Ayan, pagkahatak natin sa mga yan. Siyempre mga boss nitabasan ko muna yung harap. Yung ginawa ko, tinanggal ko muna yung front mirror. Tapos ayan, tama ako. Tatanggalin ko muna yung tintin sa harap. Unahin natin muna yung harap kasi medyo mainit pa dun sa likod mga boss at litaw dun sa garahe namin dahil mahaba dun sa sasakyan. At syempre pagkatanggal ko nyan tinabasa na namin sa labas. Sa labas kasi yung tabas nyan mga boss at sa loob ikakabit kasi may mga customer nagtataka bakit sa labas namin tinatabasa na kala sa labas din ikakabit mga boss kasi mahirap gumilos sa loob mga boss kaya kailangan matabas mo sa labas dahil malabak yung space dyan. At pagkatas mong tabasan at nakuha mo na yung sukat iinitan niya rin yan mga boss at kailangan lapat na lapat yan at mawala na yung kulubot sa labas para pag pinasok mo sa loob madali na siyang ikabit. Siyempre pagkatas yan hindi ko na kayo pag-aantay ano nga boss sa loob na tayo. Ayan pagdating sa loob kailangan linis na linis yan mga boss ha. Dapat wala matirang mga pantikit tapos dapat ultimo isa lang na piraso ng dumi wala mga boss kasi lilitaw yan sa tin pag hindi mo natanggal. Sa mga gusto nga pala magpa-tint yan sa shop namin makikita nyo yung shop namin sa pagbaba ng tulay ng tuyo sa may simbahan at yung may mga kasabit na tint dun yung shop namin at may madalas to na nakatayo na wala malaki yan tiyan na matanda ayun dun. Yan syempre yan makikita nyo naman akala nyo walang tint yan mga boss pero malinaw yung tint na kinabit natin pero pag nasa labas
Madilim yan, mga boss. Akala mo super black yan dahil super black yung nilagay natin sa side at medium lang sa harap. At tapos tatabasan na rin natin itong maliit para madali na tayo maglatag dun sa loob. Same process lang uli, lilinisin maigi, dapat walang kahit isang dikit na matitira, mga boss. Ayan, kinakatar natin yung maigi sa mga gilid-gilid, tapos ginamit ako ng basahan para talagang walang matitira na mga dikit dun sa gilid-gilid na hindi inaabot na cutter. Tapos syempre, pagkatapos kong gumahin yan, nalinisan na yan, tapos gaganyan na lang natin para mabilis, mga boss. Twing! O diba, naikabit na natin? Sa kabila din, gaganunin na lang natin, mga boss, kasi ayoko maiinip kayo, mga boss. Kaya, poing! And pagkatapos natin, mga bitte, papakita mo tayo yung montage sa inyo, mga boss, kaya eto na. Tapos na tayo, boss. Salamat. Thank you. At yun. Tapos na natin yung sasakay. Oh. Layo na sa itsura dati. Eh. Dati kikita pa siya sa loob. Eh. Ngayon, hindi na. Angas. And thank you, boss. Thank you. Isa na naman satisfied customer at nabigyan pa nga tayo ng tip ni boss. Maraming salamat. At diba, hindi nyo namamalayan na sayang ko na naman yung 6 na minuto ng buhay nyo, mga boss. At maraming salamat sa pagsama ngayong araw. Like and share, mga boss. At pag-alis ni boss, naka-rate ako ng umiihi dito. Sabi ko, humarap ka, huwag kang tidor. Kaya hanggang dito na lang, boss. Maraming salamat, babush. At kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-subscribe na at i-hit ang bell button para updated ka sa ating mga videos.